I attended a dinner, and apparently it was a graduation dinner. They were celebrating, and then sabi nila that they graduated nga daw from Ateneo. When I asked them how the program went on, they said things like, masaya, they were able to build networks, they were able to meet new friends, and they were able to know more about themselves. So my curiosity kicked in, tapos sabi ko sa sarili ko, if there's another round of ALSE, I would really join and have a real feel of it. Nag-enroll ako sa ALSE when I'm in Philippines kasi umuwi ako last August to be with my wife kasi kakapanganak niya nga lang. Habang nag-antay nga, na-receive ko yung email from secretariat na accepted ako doon sa program. At first, parang naging hesitant ako kasi iniisip ko pagka nag-enroll ako dito baka require yung participation sa Singapore. But currently, nasa Pinas ako. And then luckily nga, through Zoom yung class. Kaya grinab ko na rin yung opportunity. Nalaman ko siya through a friend. Kasi last year, nag-post siya ng isang very inspiring message sa social media. Sinasabi niya na na-change yung life niya and decision making, yung perspective niya sa buhay, na bago, and it actually helped her build her confidence nung nag-join siya sa ALSE. So naisip ko na sana matry ko din. Nung pumunta ako dito, sabi ko talaga, dapat meron ng mabago. So I have to do something different. And so naisip ko na mag-aaral ako talaga. So noon sa group chat, nakita ko yung video na shinare ni Grace De Leon. It's actually the video nung batch 82 and 83 of ALSE Singapore. During the orientation, nakita ko yung the way the secretariats talk about the program, sa vision, sa objectives ng program, and everything. Parang sure na agad ako, this is what I want, and talagang I'll go for it. First, we have an update on the spread of the deadly coronavirus. In a matter of days, Dr. Lee Win Leong went from treating patients to becoming one. The 34-year-old ophthalmologist diagnosed Saturday with the Wuhan coronavirus. The main reason for this declaration is not because of what is happening in China, but because of what is happening in other countries. This is truly an unprecedented situation. This virus doesn't discriminate. It attacks everyone. I want every American to be prepared for the hard days that lie ahead. This LSE nag-open ng mind nila maging concern aside sa pamilya lang, sarili, and the Lord, pati rin sa community. But for us, ang amazing festival, we recognize it, we admit it, we voice it out, and then we do something to move forward, to create a change in nila. Actually, na-surprise talaga ako na magpo-push through yung ALSE last year because of the pandemic. First time ko talagang magkaroon ng participation sa gantong klaseng program in Zoom format. Na-observe ko sa mga student ngayon is willing silang matuto kahit online class. Mas lalong nag-improve, mas pinahusay at mas maganda yung program. Ngayon parang mas pinupush namin ng estudyante na kaya nyo yan. Ganito lang yung dapat gawin ninyo. Yung parang mas lalo silang naging independent. Nakakatuwa din talaga yung mga estudyante online. Sobra silang engaged. I was amazed na posible pala siya. And I can see the limitless possibilities in this platform to continue and expand the program. This virtual classroom, this Zoom, help us to find ways to be creative, to be still engaging, even if we are far apart from each other. Screens are blocking us. Literally, walls and roads and bridges are separating us. At first, although talagang decided ako to go for it, meron akong konting hesitation dun sa part na magiging online class siya.
And it's like, yung mga klase is gagawin by Zoom, right? And for me, challenge yon kasi hindi ako techy person eh. Parang yung phone ko nga, parang ang use lang niya is for Messenger and Facebook. So parang wow, Zoom. Ano ba yung Zoom? Parang ganon. From learning Zoom, slowly, may natututo na ako sa iba pang bagay. And yung mga extra lessons na binibigay nila. All these things talagang, I know, after ALSE, this is something na nasa akin na and talagang magagamit ko na sa future. Kahit hindi mo sila nakakasama, meron pa rin yung parang presence na nagiging connected kayo with each other. Tapos mas madaming bloopers kasi nakikita niyo yung isa't isa via video, which is very unusual. So naghang kayo ulit. Ako lang gumagalaw. Nung nag-start yung pandemic, bahay ka lang, lalo nung lockdown. So parang brinake niya yung silence na ay may mga tao ka pa rin nakikita, which is very comforting din. Hindi lang ako natuto, nakakilala pa po ako ng mga kapwa ko Pilipino na nag-aral dito sa programang ito na nag-put up po kami ngayon ng business na sa ngayon pinagtutulong-tulungan po namin kung papaano po palaguin ang business na pinut up namin habang nag-aaral po kami dito sa ALSE. So, pinagpipray ko po na maraming maabot ang programang ito na nasa iba't ibang bansa para matulungan kung papaano mag-business at papaano i-enjoy ang perang pinaghirapan sa tamang panahon. Because of Ateneo of Life, I realized that I can help people. I realized I can employ people who did not finish school as my social contribution. Because of the program, I learned that as a business owner, we should also consider the people, not only profit. So with my learnings, I employed 3 of them. Even with this small act, I can help our country by giving chance to people regardless of their education level. I'm so grateful I joined this program because I really learned very much about deeper knowledge for business management and social awareness. And I'm so thankful na sobrang maraming matutuhan, lalo na ang pagkilala sa iyong sarili. I learned through this program that building a business or an entrepreneurship, it can be something bigger than my own self. Yung enlightenment na naibigay niya sa akin, sobrang laki. Kasi dati, ano lang ako eh, yung parabang bungee lang kasi nagpapadala ka naman. So, lahat ng responsibilities na ko-cover mo. Pero ngayon, binibigyan ka niya ng bagong perspective sa future, sa sariling decision, sa mga ganung masamang bagay na akala mo hindi ka capable of doing, like building or planning something for yourself. Binago niya talaga yung perspective ko. Akala natin nung una stable tayo kasi maganda yung position natin as a professional, pwede tayong makahanap ng trabaho anytime. After 13 years, may isip mo na parang wala kang naipon at naipunda. Kumbaga yung lifestyle is more on spending, hindi on saving. So mahalaga pa rin talagang umattend ng ganitong training kasi nare-refresh yung sarili mo, mas nakikilala mo, and then nag-guide ka na maayos. Pinaka nagustuhan ko sa program is yung connection namin sa isa't isa. When yung mga classmate ko nag-share, doon ako nakaka-relate, doon ako nakakakuha ng hindi ka lang pala nag-iisa na nakakaranas ng ganito. ALSE program changed my life in a way that I see things differently now. I see my ambitions
bigger than me ngayon, you know, na yung ambitions ko pala, it could also help a lot of people. Yung mindset na yon, it would change you, diba? And it would be a ripple effect because ina-act out mo siya, it's gonna come out naturally. Yung saya, yung pagtulong sa iba, yung pagiging pagkakapwa-tao, yun eh, yun yung mai-instill sa'yo. As a help for myself, parang gusto ko yung iba ring kagaya ko, magkaroon din sila ng ano ng ganitong learnings, ng ganitong experience. Before, so parang walang direction eh, di ba nga sabi ko nga 7 years na ako, pang tatlong balik ko na. So parang pupunta ka, mangangarap ka, pagbalik mo, wala rin. You have to experience something na talagang makakapagpabago. And this is it, yung ALSE. Talagang I'm very sure na after this, my life will be changed.